Nakabili na tayo ng lato. So it's another vlog again. So for today's video, let's buy Lato. So gumawa ako ng content about this and surprisingly ang dami nilang views and yung isa nag super trend pa. Super sikat na laruan ngayon yung Lato and dami ding batang gumagamit nito. As in kung saan ka man pumunta, may makikita kang batang naglalaro nun, tas ang ingay pa. So ngayon, pupunta tayo sa bilihan ng Lato at bibili tayo ng Lato. So let's go! So pupunta muna kami ng palengke, kasama natin si Honey Bunch and si Aye, ang Lato Master. So, papunta na tayo ngayon sa mga nagbibenta ng Lato. Andito ako ngayon sa palengke. Okay, so nasa bahay na tayo and nakabili na tayo ng Lato. Ayan, yung mukhang betlog na yan. Nabili ko siya sa halagang 65 pesos. Mahal ba yun or hindi? So, let's unbox this. Ito yung pinakasikat na sikat. Ay! Nalaro ngayon sa Pilipinas, sa buong mundo. Okay, so nandito si Hailey para turuan niya tayo paano magtali ng Lato. Go! Pero di siya pantay. Try na natin siya. Wait lang nga, bakit ganun? May ano? Siya marunong. Oh, I can't sleep. Dangerous! Huwag na yan, itapon na yan. Huwag niyo po siyang gagamitin ng 3 PM nakakamatay. Kasi lalabas yung mga demons. Ganyan, sige, wag. So nag-crave ng yaw si Honey Bunch and ako din nag-crave ako kasi last time na pumunta kami dito may tinry kaming sauce, yung biscoff sauce, which is not our usual kasi yung usual naming sauce is mango sauce kasi maasim siya na medyo matamis and then super nagustuhan ko siya, like 1 million out of 10. So ayun, kaya nag-crave kami parehas and bibili kami ngayon ng yaw. Guys, you should definitely try this one. So, napadpad kami ngayon sa Angeles. Nagsama natin sila. Vlogging battle. Oh, medyo maingay, no? Pero nandito tayo ngayon sa Toto Beats. Di alam ni Mami na napadpad kami dito. Ang alam niya, nasa ano lang kami. Malapit. Oy, ano, alam ba ng boyfriend mo na nandito ka? Yes. Wow. So, bibili tayo ng takoyaki. Dahil na-miss ko yung mga bola na yan. Mga lato. So, ano yung lato mo? Sa kanya. Ay! Nung pumunta ako dito, wala akong dalang cash. Umaasa lang ako ngayon sa GCash. Hindi ko alam kung paano bibili sa mga ibang shop. So, guys, nagpabili din sila takoyaki. Mga be, di ko na kaya. Di ko pala kaya ng mga mamamantika na pagkain. Ngayon, pupunta kami ngayon sa SB. As usual, kasi yun na yung tira. We're back in Manila again and kakatapos lang namin maglinis ng kwarto, as you can see, and ayos na. Mukha na talaga siyang kwarto. And then dito in closet namin malinis na din. May curtain dito. So nasasara namin siya and makakapag-TikTok na ako dito kasi ang luwag-luwag na ng space. And tomorrow guys, samahan niyo ako sa school.
kasi magre-report ako. Pero di ko lang makakapag-vlog ako. Pero sana makakapag-vlog ako. So, share ko lang yung mga gawa ni Honey Bunch nung nag-architect pa siya. Vlogging! Yes, we're back! She's the I miss queen. This! Vlogger na siya, guys. As usual, kung ano yung orderan namin last time, hindi yung orderan namin ngayon. Pero mag-try tayo yung isang dish. Every time na pupunta tayo dito, mag-try tayo ng ibang dish na hindi pa natin natitikman. So we will go for the crunchy salt and pepper squid. And also, our favorite is the cheddar stuffed green chili lumpia. Favorite niya. So share ko lang kung bakit kami nasa SM North. Kasi hindi natuloy yung klase namin. Dapat magre-report kami kanina. Kaso nagkasakit yung teacher namin. So magaling po kayo. Pag-alis namin ng bahay, nagka-kuryente po sila. Oo, tapos wala din kuryente sa bahay nila. So, ang init talaga, and hindi ko talaga kaya yung init dun sa kwarto. Like, super kulog kasi niya, di ba? Guys, nag-cape ulit ako ng yaw-yaw. Pati si Honey Bunch. Hi guys! So, we're supposed to have our movie night later on. But si Honey Bunch, nag-aya siyang lumabas. Akala ko papabili lang siya ng drink sa 7-Eleven. Bakit may pagpunta sa Jollibee naganap at nabudol niya pa ako? Ano sabi mo? A queen must react? Mas act? Napo-order tuloy ako ng 2-piece spicy chicken, ha? Nagda-diet ako. At binabawasan ko yung kinakain kong calories. So, sasamahan niyo akong gumawa ng TikTok kasi today is my posting day and kailangan kong mag-post ngayon sa TikTok. So, let's do TikTok content. But first, I'm gonna show you guys kung saan ako nagti-TikTok. So, dito lang yan sa, ano namin, walk-in closet. Ayan. So, connected yun sa room namin. Ito yung room namin. Ayun lang, bakit ako dito nagti-TikTok? Kasi, tapat siya ng window. So, maliwanag dito. Dati super nag-i-struggle ako kasi masikip yung room. So, di ako makapag-TikTok. Kasi saan ko lalagay yung tripod? Saan ko lalagay yung phone? So, ang content natin for today's video is school content. So, huwag muna tayong mag-house content or mga nanay-anak. So, ito yung uniform ko. This is my uniform back when I was still senior high. And then, ito namang pang-teacher na uniform ko is siniram mo kay mami kasi ito yung uniform nila before nung nagtuturo pa siya sa elementary school. Dito yung mga wigs ko. Ayan, hindi ko napapakita kasi sobrang gulo-gulo nila, oh. So, ayun, let's start. So, ito yung outfit ng teacher. Naka-sunglasses, medyo naka-makeup. Tapos, yan. Diba mukha na ako, teacher? Okay, class. Wagsak ka sa akin, Mr. Alert Cone. Hi, tayo! May sinasabi ba kayo? So, bakit nyo tinandak tong research paper nyo? Hi, ako po si Miss Alarcon dahil 10 taon na ako nagtuturo. Gusto ko na mag-resign kasi minamalditaan ako ng mga estudyante ko. Char. Patapos na ako sa teacher. So guys, ito na yung sa student. She's a baddie. You know what I'm saying? So dito sa content ko na to, maldita yung student. So last content kasi, yung teacher yung nagmamaldita sa students. Ngayon, yung student naman ang babawi sa teacher. Pero this is for fun only, ha? No bashing. I'm done! So guys, if you're interested kung anong ginawa ang content, go to my TikTok account and view it. For sure, na-upload ko na by the time na ma-upload ko tong vlog na to. So maglilinis tayo ngayon ng kalat ni Ravi. So ito siya. Ayun yung kalat niya. So I'm using A3 paper na hinati ko lang sa dalawa para pulutin ang mga pupo niya. Improvements designed for the clients.
for me, character profile. Hi guys, I'm done reporting. Grabe, 1 week ako nag-overthink kung kaya ko bang, like, kasi di talaga ako nagre-report ng matagal. Pero nakaraos ako. So ayun, nandito ako ngayon sa SM Fairview kasi baba lang ng school namin yung SM, diba? Ganun siya kalapit kasi SM and NU is magkalapit lang talaga siya sa SM. So kakain muna ako kasi super gutom na gutom na ako. Pagkagising ko, diretso na agad ako dito. Si Anne Bunch pala, naiwan sa bahay. And ang pinoproblema ko ngayon is paano ako uuwi. Kasi usually, kapag pumupunta ako dito, nag-joyride ako. Eh, umuulan, paano ako mag-joyride? So, mag-grab ako. Eh, ang mahal ng grab. So, andito ako ngayon sa Hover Chan kasi mag-first meal of the day muna ako kasi di pa kumakain. So, ayun. Super puyat pa ako kasi galing kami ng birthday kahapon, I mean kagabi, and alam niyo ba kung ano kayo sa akong natulog? 5 a.m. Tapos nagising ako ng around 11, so kulang talaga ako sa tulog. Pero bukas kasi may balak kami umuwi ng Pampanga ni Honey Bunch. And doon muna kami mag-stay for hanggang Sunday. Ayun lang, this week is so tiring and exhausting. I get this feeling, I wanna run away.